So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte ay sumagot na. Literal na may halong gigil ang kanyang sagot, na kung saan pati si President Marcos ay kanyang dinadamay sa kanilang hidwaan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Now, sa kanyang naging pahayag na statement, I don't really get the point guys kung nasaan doon yung kanyang sagot. Anyway, ipiplay ko naman sa inyo. Hindi ko mag-gets, hindi ko makuha sa kanyang sagot na kung saan nga ba ang rebat niya kay First Lady Liza Araneta Marcos. Diba nga, itong si First Lady, alam nyo naman na nagagalit, na iniinis, na bad shot kay Sara Duterte. It is not because, ito na nga po guys, na magka-running mate sila ni President Marcos during the campaign period. Tapos, sabay silang nanalo, close together, to the point na pinapagtanggol nga ni President Marcos, kagaya ng sabi ni F.L. Liza, itong si Vice President Sara Duterte, and everything, lahat-lahat ay ginagawa ni PBBM para sa kanya. But, nung nagkaroon guys ng lapses, nung ito na nga, fast forward tayo, nung nagkaroon ng prayer rally doon sa Davao, nagsalita itong si former President Rodrigo Roa Duterte na sinabihan niyang may presidente tayong bangag, presidenteng addict, and then nung tinutok ng camera sa mukha ni Vice President Sara Duterte kung ano nga ba yung kanyang initial reaction nung tinawag na bangag, addict, ay tumatawa lamang. So doon po guys medyo nasaktan, na hurt as usual kasi syempre asawa niya yan. Itong si President Marcos, sino ba namang asawa ang gusto lang makita ang kanyang kapares na nilalait? Eh supposedly dapat silang dalawa, itong si Inday at itong si Marcos ay supposedly magkasangga para dito sa ating bayan. Eh tapos ang nangyayari guys, parang backstab kasi ang ginagawa ni Sara Duterte, yung hindi natin malaman kung saan ba siya papanig, sa kanyang pamilya o para dito sa ating bayan. Diba? So parang ito na nga guys na hurt itong si F.L. Liza. So doon po guys yung hugot niya kung bakit parang medyo bad shot na nga sa kanya itong si Sara Duterte. And after that interview kay Katun Ying, wala pang nalabas na statement itong si Sara. Bagkus nung tinanong siya ng Radyo Bombo ng Legazpi, ang sabi niya, no comment siya sa issue. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo guys, mag-wait lang tayo kasi alam natin nagagawa yan guys ng statement itong si Inday. And ito na nga po guys, hindi natin expect na video pala yung kanyang gagawin, video statement. So ngayon nga guys, sumagot siya. Pero sa kanyang sagot, wala akong nakita kung nasaan yung rebat niya doon, na kung bakit siya tumatawa, di ba? Wala akong nakitang rebat, bagkus puro pa victim. Which is, yan po guys yung galawan nila, yung tipong sila magsisimula ng gulo, sila magpapainit ng intriga, tapos ngayon na pinupuna sila, ngayon na nagsalita itong si First Lady, kasi alam naman natin ang ating First Lady, once in a blue moon nga lang magpakita yan, very private person. So ngayon na nagpa-interview siya, ginamit niya yung platform ni Katun Ying, diba, sa mga talagang most asked question, kung ano na nga ba ang relasyon ni VP Sara at ni F.L. Liza. Pero ito na nga po guys, ipiplay ko sa inyo yung video. Tingnan nyo kung gaano kapavictim itong si Sara Duterte. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Wait lang, ita-translate ko ah. Ang ating bayan ay may kinakaharap na malalaking problema na kailangang solusyonan ng ating pamahalaan. Kailangang solusyonan ang problema sa ating bayan. Yan po guys yung translation kasi alam niyo naman si Mima, 'di ba lagi kong sinasabi, Bisaya tayo.
dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurgensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Shukran. Wow! Grabe! Bravo! A round of applause! Ang galing! Sino nagsulat ng script? Angas, no? Talagang fight back itong si Vice President. Actually, kahit soft voice lang yan magsalita, gigil na yan eh. Alam natin yan, ha? Nako, kung yung sheriff niya, sinapak niya. Diba? Pa soft voice ka pag ginagaya mo si former Vice President Lenny Robredo. Kasi madami ang masyadong naangaso na dito kay Inday to the point na hindi na nga tama yung kanyang angas na ginagawa. Now, ito na nga guys. Ano yung sabi niya? Yung katwiran niya, unahin daw po yung problema sa bilihin, kriminalidad, tapos talamak na daw yung droga, yung insurgensiya. Alam mo naman pala na madaming problema, VP! Alam mo naman pala! Eh bakit hindi ka tumulong? Alam mo naman palang napakadaming problema, mas inuna mo pang tulungan ang mga nagmamarcos resign dyan sa prayer rally. Alam mo naman palang nagbabadya na ang kakulangan sa supply ng tubig at kuryente, pero inuna mo pa ang pagsuporta dito kay Kay Buloy. Inuna mo pa ang pagkukomento sa International Criminal Court. Inuna mo pa ang pagtatanggol sa pamilya mo. Diba guys, galing na mismo sa kanyang bunganga. Tingnan nyo ha, ang bilis talaga ng balik sa kanila. To the point na taas ng bilihin. Eh sino ba yung nakaupo sa gobyerno ngayon? Si PBBM at itong si Sara Duterte. So kung mataas yung bilihin, hindi lang po yan refleksyon sa ating Pangulo, bagkus refleksyon din ito sa iyo. Kasi yung Pangulo, trabaho ng trabaho, tapos ikaw, tunganga. Ano nangyayari? Diba? Hindi napapabilis ang pagpapaunlad sa ating bayan. Hindi agad nasusolusyonan ang mataas sa bilihin. Bakit? Kasi hindi ka tumutulong. Guys, hindi po yan refleksyon lang sa ating Pangulo. Refleksyon din yan sa ating Vice-Presidente. Kasi yung Vice-Presidente, katuwang yan ng ating Presidente. Hindi naman deportit nakalagay sa ating konstitusyon na kapag matigok ang Presidente, ay siya na yung papalit. Hindi naman po ganun yung function ng ating Vice-Presidente. Although, oo, siya yung papalit pag natigok. Pero, responsibility and duty, obligation, job, work, pa din ni Sara Duterte na tulungan itong ating presidente. Hingi-hingi ka ng OVP budget, hingi-hingi ka confidential funds, tapos hindi ka marunong tumulong, hibang ka ba? Tapos guys, ano yung napansin nyo? Binanggit niya yung problema sa droga, sa kriminalidad, sa problema sa pagkain, diba? Sa kuryente, tubig, yung mga kakulangan ng supply. Binanggit niya, pero yung issue sa West Philippines, hindi man lang mabalandra. Ano ba yan? Diba problema din ang ating soberanya? Diba? Pangunahing problema din ang ating soberanya. Eh bakit no comment ka pa din? Tingnan mo, hanggang dito pa naman, no comment ka pa din? Ha? Bakit? Hindi ba trabaho ng Vice President ang hindi ipagtanggol ang ating bayan? Ha? Diba? Bakit? Hindi din ba problema ang ating soberanya? Yan lang ba yung nakikita mo? Ay, how about our fishermen? Diba na naghahanap buhay para may pampaaral sa kanilang anak, pampakain sa kanilang pamilya? Kung hindi mo atipagin ang issue sa West Philippine Sea, kung hindi ka tutulong sa issue sa West Philippine Sea, diba suliranin din yun na walang trabaho itong ating mga mamamayang Pilipino. Yung kita nila, kita din yan ng bansa. Reflection din yan sa ating ekonomiya.
Walang huling isda. Mababa yung huli natin. Kabagsakan din yan ng ating ekonomiya. Anong mangyayari? Mag-i-import tayo. Diba? Mag-i-import tayo. Kapag guys, malaki ang nilalabas na pera palabas ng bansa kaysa sa pumapasok na pera paloob ng bansa, mas malaki po guys ang apekto niyan sa ating bayan. Mas lalong magmamahal ang presyo ng bilihin. Kung kaya't nga napapansin nyo, magkano na yung isda ngayon, di ba? Mahal? Mahal kasi nga, nagkukulang tayo ng supply. Bakit tayo nagkukulang ng supply? Eh, sarili nating bayan, pinagbabawalan tayong mangisda, mamalaot dyan. Di ba? Hindi ba problema yun, VP? Kasi guys, ang gusto niyang palabasin, mga away, itong si First Lady. Ang gusto niyang palabasin, biktima sila, tapos gusto nilang palabasin na hindi nagtatrabaho ng maayos itong ating presidente, na parang gusto din nilang sabihin na Marcos resign. Diba? Mantakin mo yan. Tama ba yung gawain na yan as a DepEd Secretary and Vice President of the Philippines? Akala ko ba hindi ka patola? Akala ko ba, kasi ito guys ha, ito yung sabi niya. Tingnan nyo ha. Ito sa interview to ng ano, ng Bombo Radyo. Diba sabi niya, hindi niya na daw papatulan. Kita niyo yan guys oh. Nakikita niyo naman ata yung letter niya yan. VP Sara, hindi na papatulan ang pahayag ni First Lady. Akala ko ba hindi mo papatulan? Eh ba't ngayon pinatulan mo? Eh nasaan yung isang salita natin dyan? Diba? Muntakin mo. Hindi, mahiya ka naman sa sarili mo. Diba? Kada na lang issue, may issue ka. Napaka-immature mo. And hoping sana our First Lady magkaroon din ng rebat. Diba? Bakit kasi itong si Kato Ning mas inuna pang tanungin yung issue sa mga vlogger instead of the real issue of the Philippines. Itackled sana kung yung tirahin ni First Lady yung mga smugglers, diba? Supplier of drugs. Diba? Yung mga big syndicate, diba? Yung mga human rights violator, diba? Yan dapat yung pinaka-best topic. Kaya napansin ko, medyo konti lang yung mga pumapasok dito bilang mga political analyst, yung mga ganyang trabaho. Kasi guys, ako ha, although nag-comment ako dito sa reaction lang naman yun sa interview ni Kato Ning at ni First Lady. Pero nung napanood ko kasi guys yung ano, yung video, after kong mag-comment, biglang magsisingkit na lang sa utak mo na medyo parang pinababa. Hindi naman sa bumaba ang ano, ang class ni First Lady. Sa tanong kasi ni ano, ni Ning, parang medyo parang hindi naman siya totally na average na tanungan ng mga magagaling na political strategist. Well, although at least na naihayag ni First Lady ang kanyang side, but much better sana if tinackled yung mga ano eh, yung mga big syndicate, yung issue kay Arturo Las Cañas, yung issue sa ano, sa mga human rights violator, ano yung komento mo ukol dito sa pag-no comment ni Sara Duterte about sa human rights, mga ganyan-ganyan, about dito sa naging AJK, extrajudicial killings ni Basti Duterte doon sa Davao na dalawang araw pa lang, pito agad ang namatay. Yung mga ganong ano, mga topic, mas magandang pakinggan yun. Pero although maganda din naman ang naging interview ni ano, ni Kato Ning, pero para sa akin, medyo nakukulangan ako. Nakukulangan si Mima sa papaanong paraan. Kasi alam ko guys na ito na yung magiging rebat ni Sara Duterte. Kasi na-expect ko na yan na ang kanyang ire-rebat is yung pa-victim. Yung, di ba, lahat naman ganun eh. Yung tipong magsasalita ka, dapat kasi yung inuuna natin ganito ganyan, hindi yung away. Eh ngayon guys, kung babalikan din naman natin itong si Sara Duterte, alam niya naman pala na ito yung mga problema, eh bakit pa siya pumupunta sa hakbang maisug? Bakit yun pa yung inuuna niyang trabahuin? Di ba guys, masyado silang pa-victim to the point na gusto nilang pamukain na walang ginagawa ang presidente, na parang gusto nilang mag-resign na nga. In the first place, sila din naman yung merong ginawang katarantaduhan. Diba? Ay, naku, ang bobo talaga ni Sara. Isa lang yung masasabi, bobo! Isa ko? Sarap tuktukan. Anyway, guys, yun po yung ano, yung komento ni Sara Duterte. Magaling yung nagsulat ng script ha. Magaling yung nagsulat ng script. Kumbaga parang ano eh, parang dinivert kay PBBM yung issue, 'di ba? Instead na yung issue nila ni ano, ni First Lady, dinivert kay President Marcos, which is talagang wow, angas. Grabe. Tindi. Kakaiba.
Sana oil. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, yun lang. Ingat mga kababayan.